Asher, ilan at magkano ba ang mga nakabimbing fare hike petisyon sa LTFRB sa ngayon? Monica, ayon sa ilang transport groups ay may mga inihain silang petisyon para sa dagdag pasahe sa mga jeep. Kabilang na yung 10 piso at 14 pesos na minimum fare. Ngunit hindi pa inilalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang desisyon dito hanggang sa ngayon. Bigo pa rin ang mga transport group na makuha ang kanilang apila na dagdag pasahe sa kabila ng ilang beses na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nauna nang inanunsyo ni LTFRB Chairman Martin Delgado III noong Marso na hindi nila inaprubahan ang pisong provisional fare hike ng mga grupo. Ngunit ayon sa pangkalahatang Sanggunian Manila and Suburbs Drivers Association o Pasang Mazda, inaasahan pa rin nilang maaprubahan ang iba pa nilang petisyon. Kasi meron pa isang naka-scheduled hearing on May next month tungkol doon sa petition namin. At dito, umaasa kami na may bibigyan na rin yung piso ang aming hinihingi bago tatuloy-tuloy pa ng hearing doon sa 4 na piso. Inihayag rin ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas o LTOP na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga petisyon para sa kapakanan ng mga tsuper. Dismayado rin ang LTOP sa antala sa pamamahagi ng fuel subsidy bunsod ng disbursement ban ng Commission on Elections kasabay ng campaign period para sa 2022 elections. Dahil ngayon nakakalungkot dahil nga sinuspindido yung pag-iibigay na naman ng ating fuel subsidy. At kami ay umaapila pa rin, kami ay nananawagan sa ating COMELEC ng commissioner na sana ay aprubahan naman nila dahil na-release na yung perang yan. Samantala, kinumpirma naman ng COMELEC na pinayagan na nila ang LTFRB na ituloy ang pamamahagi ng fuel subsidy kasabay ng ipinatutupad na disbursement ban ng komisyon. Paliwanag ni COMELEC Commissioner Attorney George Garcia, may mga proyekto naman ng mga ahensya at lokal na pamahalaan na hindi nasakop ng ban na malino na nakasaad sa Omnibus Election Code. Yung Department of Transportation, yung DOTR, na isang na-request nila, hindi naman talaga kailangan na sana yun ang aping approval, pero nanghingi pa rin sila ng approval namin. So we acted. Alam nga naman hindi namin aksyonan, baka mahinto pa yung project dahil lang sa hindi pag-act. So we acted on the petition and we granted the petition. Umaasa naman ang mga delivery service at tricycle drivers sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB sa lalong madaling panahon. Siyempre, kahit papaano, laking tulong sana yon. Kung hindi matutuloy para sa amin, dismayado kami yan. Dapat sa ibigay na nila yun kasi nahirapan na kami sa gasolina. Imbis kumikita pa kami, wala na. Malaki ang antala sa amin kasi inaasahan namin yung fuel subsidy na yan. Last month pa . Ang sabi, first week ng April. So, supposedly sana, ngayon naibigay na. Nakakapanginayang din. Kasi kailangan namin mga rider . Tulad yan, kapos. Monica, inaasahan namang agad ring maglalabas ng resolusyon ang COMELEC kaugnay nga sa pag-aaproba nito sa petisyon ng LTFRB sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng fuel subsidy maging ang pagpapatupad ng service contracting program. Monica. Asher, ngayon na nagbigay na ng go signal ang COMELEC, no, para ilabas yung fuel subsidy para sa mga transport groups, mananatili bang pareho ang kanilang petisyon sa LTFRB o magkakaroon ng konting revisyon? Monica, magpapatuloy yung pamamahagi ng
fuel subsidy at magiging patuloy din yung polisiya nila. Ngunit tiniyak naman ng COMELEC na magiging stricto din ang kanilang pagbabantay dito sa pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB. Bunsod na nga rin ng nalalapit na halalan. Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.